Yo, what's up mga kadaldal? Welcome back to my vlog. Ayan, mga kadaldal. Nakikita niyo yung background ko. Today is my birthday. Ayan, mga kadaldal. Today is January 30, 1997. Sabihin ko pa dapat yung edad ko. Today is January 30, 2023. And today ang aking eksaktong birthday. Ayan mga kadaldal, ayan ang aking background. Katatapos lang ng aking munting celebration. So tapos na, wala na akong ina-expect na bisita kasi konti lang naman talaga yung na-invite ko, yung kung sino lang yung mga available na malapit lang na makapunta kasi. Ayun nga mga kadaldal, yun lang yung aking nakayanan. Kaya, pero syempre, diba, sabi ko nga, excited ako na ipapakilala ko sa inyo ang ating santo natin for today kasi bago ako mag-upload ng sandamakmak ng mga video ko, ng mga vlog ko ngayong birthday ko, aagahan ko na yung santo natin for today kasi sabi nila kung kailan tayo pinanganak, dapat yun din yung dapat nating patron na ating santo or santa, kung sino man yun. Ako na-excite ako kasi nga hindi ko alam kung sino, kung ano yung kwento or talambuhay ng aking santa sa araw na ito. Kaya gusto ko pong i-share sa inyo kasi gusto ko makilala kung sino siya. Kasi dapat siya yung aking tutularan or magiging patron. Pero kahit naman sino, 'di ba? Pero mas maganda daw yung kung kailan tayo pinanganak, dapat dun tayo sa sakto. 'Yun ang ating santo na patron, o 'di ba? 'Yun ang mga paniniwala talaga ng iba. Kaya, ito na mga kadaldal, ipapakilala ko sa inyo yung ating santo natin for today. Ito na mga kadaldal, ha? Sana panoorin nyo at ayan, mag-upload pa ako ng ibang mga video ko, vlog ko, baka sa susunod na mga araw na kasi marami, mag-edit-edit pa ako. So, salamat sa mga pumunta, sa mga bumati. Hindi ko pa po nababasa. Nababasa ko na lahat ng mga comment, hindi ko pa lahat na nare-replyan. So, bibigyan ko po ng time yan, di ba? Pagka mag-reply, nabasa ko po. Salamat sa mga bumati, sa mga nag-PM, ang dami po. Dami talaga. Kaya natutuwa din ako kasi marami pa rin palang tao na may gusto sa akin. Charot. Yung nagmamahal pa rin pala kahit ano, akala ko wala na. Kaya natutuwa ako kasi andyan pa rin pala kayo kahit hindi ko kayo nararamdaman. Akala ko wala nang taong nanonood sa akin. Marami pa rin pala. Kaya God bless po sa inyo. So, ito na po mga kadaldal. Iyak-iyakin, no? Kunyari na drama. Nakaka-touch yung mga greetings. Alam nyo, ano yung meaningful talaga sa akin yon. Yung mga bugbati. Kaya gusto ko, lahat ko kayo ma-replyan isa-isa. Kaya paghahandaan ko po yon. Salamat sa mga bumabati at bumabati pa. Sa mga bumati at bumabati pa. So, ito na mga kadaldal, ang ating Santa for today ay walang iba kundi, ay babae. Walang iba kundi si Santa Jacinta Di Mariscotti. Oh my God. So, kilalanin po natin si Santa Jacinta Di Mariscotti. Ayan. Ang buhay ni Santa Jacinta Di Mariscotti ay kasaysayan ng isang makasalanang babae. Hala, na nagbalik loob sa Panginoong Diyos. Para sa akin talaga to. Si Jacinta sa Griego, kulay ube, na ipinanganak sa Vignanello, Italia noong 1585, ay nabuhay ng di mabuti. Dahil sa pagkasawi, sa pag-ibig, aray ko, parang ako to ha, lumikha siya ng maraming gulo sa kanyang angkan. Ala, siya'y ipinasok sa kumbento ng mga Pransiskano sa Viterbo, ngunit dito ay nabuhay siyang hindi sumusunod sa mga kautosan at alituntunin ng kumbento. Hindi nagtagal,
Nagbalik loob din siya sa Panginoon sa loob ng 24 na taon. Pinagsisihan niyang mabuti ang nakaraang masamang pamumuhay. Ginugol niya sa pagpapakasakit, pananalangin, at kawanggawa sa mahihirap ang at mga may sakit ang nalalabi pa niyang buhay. Itinatag niya ang samahan ng mga oblatos ni Maria. Namatay siya sa Viterbo noong taong 1640. O diba? Sakto-sakto talaga to sa akin. Oh my God! Para siya talaga. Si Santa Jacinta. Parang ako to. Oh my God! Parang ako to. Ay, Diyos ko! Ayan, Santa Jacinta, Mariscotti, ipanalangin mo po kami, ipanalangin mo po ako, at sana makaging katulad mo po ako. Ayan, so grabe! Sabi ko na grabe, makasalanong babae. Ano ba to? Sabi ko na grabe, parang pareho kami ng, ano, ng buhay talaga nito. Naiyak, naiyak ako. Ayun. Ayun. So, ang aral po natin for today, ganito. Samantalang hinahangaan natin ang buhay ng mga santa or santo, ay nakikita naman natin ang kanilang mga kasalanan. Bagay na nagtuturo sa atin kung gaano kalaki ang awa ng Diyos na nagpapatawad sa kanila at kung paano naman natin maiiwasan ang mga ito at pagpapakasakit tulad ng ginawa ng mga santo. San Francisco de Sales. Oh my God. Sabi na eh. Ako to eh. Ako talaga to. Ako to. Sa Santa Jacinta de Mariscotti. Naiiyak ako. Ay, bakit ganito tumapat yung ano ko? Bakit dito tumapat yung birthday ko? Sana yung mga katulad ko, no? So, yun lang po. Nakaka-touch lang. Sabi ko na eh, ang ganda, nakaka-touch talaga yung ano, buhay ng mga santo. Kung i-relate natin sa buhay natin. Tapos, sabi ko pa kanina, kung sino yung matapat sa ating santo, yun daw yung ating patron at yun daw yung ating dapat ka-patron kasi ka-birthday natin yung pagiging santo nila. Ayun nga. Tama nga, diba? So, yun lang po mga kadaldal at nakakatuwa, kinikilabutan ako at sana po ay nakilala nyo si Santa Jacinta Mariscotti at tatandaan ko na ito na ikilalanin ko pa ng todo si Santa Jacinta Mariscotti kasi siya pala ang aking patron na dapat kong gayahin. So, yun lang po mga kadaldal. Muli po, see you tomorrow sa ating next saint tomorrow. Lalaki naman po siya. At salamat po sa lahat ng bumati sa aking birthday. Ayan, so muli ako po si Michelle Kadaldal, proud Roman Catholic. God Jesus bless you. Mama Mary loves you. Thanks for watching. See you tomorrow. Bye-bye. Salamat po sa mga panunood sa aking vlog at sa santo. I-share niyo po para marami po matuto. So, bye-bye.